live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malaking perwisyo ang idinulot ng pumalyang air traffic management system ng CAAP na nagbunsod ng airspace shutdown kahapon. Sa kabuuan, mahigit 300 flights paalis at pabalik ng Pilipinas ang naantala o kaya'y tuluyang nakansela. Gustong imbisigahan ng ilang senador ang aberyang yan na nakaapekto sa mahigit 60,000 pasahero. Suportado yan ng Transportation Department para na rin daw mapag-usapan ang anilay kalumaan ng mga gamit ng Pilipinas. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob ng 5 oras kahapon mula 11 a.m. hanggang 4 p.m., walang nakalipad na eroplano sa buong Pilipinas. 361 flights, domestic at international, ang nakansela o na-divert sa airport sa ibang bansa. Isa sa mga naapektuhan si Jerilyn Quiroz na bumiyahe mula Nueva Ecija para sa flight pabalik ng Singapore na nakansela 2 oras bago ang scheduled departure. Pagdating dyan, nag-wait lang kami, then bala na kami. We need to call back the transport. I need to arrange another accommodation dito sa Manila. Ayon sa CAAP, 9:49 kahapon, nagsimula ang problema nang biglang mawala ng electrical supply ang Communication, Navigation and Surveillance Air Traffic Management System o CNS-ATM. Ito yung teknolohiyang nagsisilbing komunikasyon at navigation ng airport towers sa mga piloto. Nagbibigay ito ng computer-aided safety measures sa air traffic control at nakakapagbawas ng workload ng mga controller at mga piloto at nakakabawas din ng human error. Nang magkaproblema sa CNS-ATM, otomatikong ginamit ang Uninterruptible Power Supply o UPS na backup power supply. Pero bandang tanghali, sabi ng CAAP, ay nag-power surge ang UPS, kaya nasira ang ibang equipment kabilang ang mga satellite. Nang pumalya ang mga satellite, tila nabulag na raw ang mga pilotong nasa himpapawid. Manual o radyo sa halip na computer ang naging komunikasyon sa mga piloto. Sabi ng CAAP, well-maintained ang kanilang air traffic system. Pero aminado silang luma na ito at may mga bahaging kailangang palitan. Naku-order at parating na raw sa first quarter ng 2023 ang spare parts. Nagipit daw sa budget ang CAAP dahil nag-turnover ng pera sa national government para magamit sa pandemic response. Nagka-delay din daw sa procurement process. Maaring isa raw ito sa sanhi ng aberya sa CNS-ATM kahapon. One factor ng breakdown, pero it doesn't mean na hindi gumagana yung sistema. Nagkaroon lang ho talaga ng iso kahapon. 2018 ang pinasinayaan sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang CNS-ATM na pinondohan ng Official Development Assistance ng Japan International Cooperation Agency. Ayon kay Duterte, yun daw ang sagot sa kinakailangang upgrade sa air navigation system ng bansa. Nais pa imbisigahan ng Senado ang nangyaring aberya kahapon. Ayon kay Senator Grace Poe, national security concern daw ito dahil kaligtasan ng libu-libong buhay ang nakasalalay dito. Sabi naman ni Senator Jinggoy Estrada, ikasisira raw ito ng imahe ng bansa at ng turismo. Nananawagan naman si Binay sa Budget Department na maglaan ng pondo para ma-upgrade ang sistema at equipment ng ating mga airport. Pabor daw ang DOTR sa imbestigasyon para mapag-usapan na rin daw ang kalumaan ng air traffic management system ng Pilipinas na modelo noon pang 2010 pero nagamit lang noong 2018. Ako personally, I want it to be investigated. And we will cooperate with Ascending. Mga matulungan nila kami na makita nila na kailangan pala ng talagang bagong system, no? Kailangan pala. And in so doing, baka tulungan nila kami makakuha ng pondo para magkaroon tayo ng bagong CNS-ATM system. Inaasahan sa Huwebes umano, balik normal na ang flight schedule. Ang palasyo sinabing nagsasagawa na ng malalim na imbestigasyon ang mga kinauukulang ahensya. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Aabutin pa po ng 3 araw bago bumalik sa normal ang operasyon sa Paliparan. Yan po ang pag-amin mismo ng Department of Transportation. Babala naman ng mga airlines sa mga pasahero, asahan pa ang mga flight delay sa mga susunod na araw. Ang ilang pasahero na nga, imbis na kasama ang pamilya, sa mga paliparan sa Pilipinas at sa ibang bansa ipinagdiwang ang unang araw ng 2023. Mula po sa NAIA, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar! Yes, Vicky, ayon sa tala ng Manila International Airport Authority,
aabot sa 65,000 na pasahero ang naapektuhan ng naantalang mga biyahe kahapon. At bagaman back to operation na ang kanilang mga terminal ngayong araw, kinakailangan pa rin magkansela ng 75 flights na masasakyan sana ng mahigit 11,000 pasahero ngayong araw para magbigay daan pa rin sa isinasagawang patuloy na adjustment sa mga flight schedule. Namumugto ang mga mata ng 63 anyos na si Neri Serna nang datna namin nakaupo sa wheelchair sa Maynaia Terminal 3 kaninang umaga. Kahapon pa raw siya stranded matapos makansela ang kanyang flight pa Dumaguete. Walang tulog, limitado ang kain, at may iniinda pa siyang hypertension. Nahirap lang ang kwan. Kalagayan namin. Mga pasahero. Mahal ang tubig, mahal. Ulam lang, mahigit 100. Isang kami kukuha dyan kung kulang ang budget namin. Ang masaklap pa nito, mukhang mamayang gabi pa raw siya makakasakay. Saan ka umuwi dito? Las Piñas. Ah, Las Piñas. Ba't hindi ka na lang bumalik muna doon? Mula kahapon? Pamasahe, mahal. Si Epi Afaga naman na nagbakasyon sa Singapore at pauwi na sana sa Dipolog. Hindi yun yung flight namin. So, ginrabyo lang namin opportunity kasi may pasok na bukas. And then, ako, may lalakarin pa ako sa PRC. Kailangan ko pang mag-register. Hindi pa ako nakaregister. Mag-o-taking na. Wala pa. Wala. O, kala mo kami basang sisiw dito. Ang dapat naman daw sanang dream vacation ng foreign couple na ito, paburakay. Malapit na raw maging bangungot. We're hungry, we're tired, we're dirty. So we've been trying all day to get on there. We've no Wi-Fi, no like Filipinian number. So it's been a bit of a nightmare, but we've finally got Wi-Fi now and we've just got our flight booked. So we're about 2 days behind schedule. Mga galing din sa ibang bansa at paprobinsya sana ang mga OFW na sina Vergel at Kirana. Galing po ako sa bansa na ano, sa Istanbul. Na-stress na po ako sa kakahintay haba ng pila. Wala kaming tulog, ang sakit ng katawan namin sa paghintay. Tapos yung wala pa kaming upuan dito. Ilan lamang sila sa higit 60,000 paserong apektado ng technical glitch ng air traffic system ng Civil Aviation Authority o CAAP kahapon. Batay sa mga advisory ng Philippine Airlines, AirAsia at Cebu Pacific, may git 300 flights na nila ang nakansela. Binibigay pa rin natin sa mga pasahero natin more than above doon sa tinatalaga ng Air Passenger Bill of Rights. So binigyan natin sila ng pagkakataon or binigyan natin sila ng option to either i-rebook yung kanilang flight sa pinakamalapit na schedule or i-transfer na lang or i-convert na lang to credit account yung kanilang mga flight. Kinonvert po natin yung dalawang counters on Terminal 1 and 2 counters at Terminal 2 into flight rebooking counters. And of course, nag-distribute po tayo ng mga food packs and beverage. Yung mga transit passengers po natin, binigyan po natin ng hotel accommodation. Pwede pong mag-refund yung mga apektado ng mga canceled flights. So for flights until January 3, kahit hindi po canceled ang flight nyo, pwede po muna kayong mag-rebook at saka mag-travel fund. Ayon sa Air Passenger Bill of Rights, kung makakansela ang flight bunsod ng force majeure o hindi inaasahang pangyayari tulad ng sakuna at infrastructure failures, may karapatan ng pasahero na mabawi ng buo ang kanyang ibinayad na pasahe. Pwede yung silang mag-file ng kanilang hinaing doon sa Civil Aeronautic Boards. Kung si EB ang mag-assess kung talagang may merit at kung magkano yung dapat compensation. Inaabisuhan ng mga airline companies sa mga apektadong pasahero na mag-monitor muna ng kanilang flight status online bago pumunta sa paliparan. Patuloy rin nakikipag-ugnayan ng Department of Transportation sa airline companies at airport officials para maging maayos ang pagbabalik biyahe ng mga pasahero. Sabi namin sa mga airline, kung po pwede, mag-operate sila ng mga additional flight or mag-upgrade sila ng mga aircraft. Gawin nilang mas malaki, mas maraming seats para ma-accommodate natin ang mas maraming pasahero. 24 oras din daw bukas ang mga runway sa Laia at hindi mo na magsasara ng alauna hanggang alas 3:30 ng madaling araw para sa maintenance.
Vicky, ayon sa mga airline companies, posibleng tumagal pa ng ilang araw bago nila maisaayos ang schedule ng kanilang mga naantalang biyahe. Samantala, tuloy-tuloy ang pag-iikot ng Department of Migrant Workers sa mga paliparan dito sa bansa para kumustahin ang sitwasyon ng mga OFW. Ayon kay DMW USEC Hans Leo Kakdak, aabot sa 3,000 na OFW ang apektado at lahat daw ito ay natulungan nila na makapag-rebook ng flights. Yung iba raw ay nabigyan pa nila ng hotel accommodation. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Samantala, sa unang Lunes ng pagtatapos ng libreng sakay sa EDSA Bus Carousel, may mga pasaherong nabigla sa paniningil ng pamasahe. Hindi raw kasi nila alam, kaya ang ilan, no choice kundi sumakay at magbayad. Nakatutok si Chino Gaston. Kahit walang pasok, abot hanggang pedestrian overpass ang pila ng mga taong pasakay ng EDSA Bus Carousel. Ngayon, ang unang Lunes na wala ng libreng sakay, pero ang ilang commuter di raw alam na may bayad na. Mula sa minimum fare na 12 pesos hanggang 75 pesos na pasahe mula Monumento hanggang PITX sa Parañaque City. Medyo babaan na lang yung pamasahe para hindi mabigat. Kahit magtatanghali na kanina, may mga pila pa rin gaya sa Roosevelt Station. Dito namin nakilala ang senior citizen na si Mang Eddie na papuntang Cavite para bisitahin ang kanyang mga abo. Dahil walang bayad noon ang bus carousel, kahit ilang beses sa isang linggo, nakakabiyahe raw silang mag-asawa. Kaya apela nila sa gobyerno. Sana may libre sakay pa, no? Para magkita-kita kami ng mga anak ko. Ang pamasahe depende sa distansya. 15 pesos sa unang 5 kilometro, dagdag na 2 pesos and 65 centavos sa mga susunod na kilometro. Kaya halimbawa, kung galing kang Monumento at bababa sa PITX, 75 pesos and 50 centavos ang pamasahe mo. Quezon Avenue hanggang Ayala, 33 pesos. North Avenue hanggang Ortigas, 22 pesos and 50 centavos. May 20% pa ring discount sa mga estudyante anumang araw o oras. Ngayon, mga pasahero naninibago dahil nga sa haba ng free ride. Umasa rin pa rin silang free ride pa rin. Tanggap na ng mga sumasakay ng EDSA Bus Terminal na may bayad na ito sa pagpasok ng bagong taon. Pero ang kanilang hiling, sana'y mabigyan pa rin ng discount itong mga senior citizens, mga estudyante at maging ang mga bata. Pero may pag-asa pa nga bang maibalik ang libreng sakay. Sabi ni DOTR Secretary Jaime Bautista, pinag-aaralan pa ang posibilidad kung kaya pa itong ibalik o di kaya tuluyang i-privatize ang operasyon ng bus carousel. Ang DOTR at LTFRB ay gagawa ng programa kung paano madidistribute itong 2.1 billion. Ito po yung pag-aaralan natin para naman magamit natin ng maayos, no? Yung 2.1 billion na sinet aside ng Kongreso at ng Senate para sa contract service program natin. Sinusubukan pa namin kuhanan ng pahayag ang private bus consortium, samahan ng mga bus operators na mga bus ang sumiservisyo sa EDSA Bus Carousel. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Mahigit 2 piso ang itataas ng presyo ng kada litro ng ilang produktong petrolyo bukas. Maibang naghabol na makapagpakarga habang mas mura pa yan. At nakatutok si Ian Cruz. Maaga nagpa-full tank ng kanyang motorsiklo ang delivery rider na si Sandy Caballero sa isang gasolinahan sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ito para kahit paano makatipid siya bago ang nakaambang unang oil price hike ng 2023. Para ano sir, makabawas sa ano? Gastos. Gastos. Tulad ngayon. Magkano boss? 156. Bukas ano na yan? Baka 200 na yan. Nagpa-full tank na rin ang rider na si Joshua. Nang nakalis ako, siyempre, nakaraan kasi ang mahal ng gasolina. Ngayon, kaya pinu-full tank ko na. Ang taxi driver na si Arvin Garcia, 30 liters na gasolina ang nakokonsumo kada araw sa pamamasada. Malaking kabawasan daw sa kita ang panibagong pagtataas ng presyo ng langis. 60 pesos din ho yung mawawala kung sakali. Malaking bagay yun? Oo, malaking bagay ho yun. Saan na pupunta dapat yung 60 na yun? Eh, pambili na po ng bigas yun. 1 kilong bigas na po yun kung tutusin. Eh, kaya kailangan mag-full tank na tayo para safe sa ano sa all, sa pagtaas ng gasolina. Si Mang Marlo, tila tanggap na ang di makontrol na presyo ng langis. Wala ho tayong magagawa dahil global problem naman yan eh. Wala tayong magagawa.
bukas. Tataas ng 2 pesos and 90 centavos ang kada litro ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman sa diesel. 3 pesos and 5 centavos naman para sa kerosene. Batay sa datos na nakalap ng GMA Integrated News Research, kasamang ipatutupad na price hike bukas, magiging higit 57 hanggang halos 82 pesos ang kada litro ng gasolina. Higit 60 pesos hanggang higit 79 pesos ang kada litro ng diesel at halos 75 pesos hanggang halos 85 pesos ang kada litro ng kerosene. Nauna na ipinaliwanag ng Department of Energy na maraming nakakaapekto sa presyuhan ng mga gas station at pinapayagan ng sari-sariling presyo ng mga yan sa ilalim ng deregulated oil industry. May good news din naman dahil sa unang araw ng taon, bumaba ng 4 pesos and 20 centavos ang kada kilo ng LPG at 2 pesos and 35 centavos ang kada litro ng auto LPG. Kaya naman si Mike Sirilan, tigil muna ang plano magtaas ng 3 pesos per kilo sa kanyang laundry shop na gumagamit ng LPG sa pagpapatuyo ng mga damit. Kung bumaba ngayon ang presyo, hindi ako magtataas. Kasi po ang plano ko, this 2023 ng January, pag maintain pa rin yung presyo ngayon, magtataas ako ng at least 3 piso. Pero dahil bababa po yung ano, yung presyo ng LPG, ay tigil ko muna ho, hindi ko itataas. Ayon kay Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad. Yung Saudi Aramco, which is itong nagbibigay ng contract price, ay naglabas ng mas mababa na contract price for LPG for January. Unprecedented dito ha. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz Nakatutok, 24 Oras. Dahil sa pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa China, ipinag-utos ng Health Department ang mas pinaigting na surveillance ng mga biyaherong manggagaling doon. Ibabalik na rin kaya ang mandatory COVID-19 test para sa kanila? Nakatutok si Dano Tingkungko. Mahaba ang pila ng mga pasyente sa ospital sa Wuhan sa China kung saan unang na-detect ang naturang sakit noong 2019 batay sa ulat ng Reuters. Mabilis daw kasi ang pagkalat ng COVID doon. May sineset up na ring bagong quarantine facility. Nauna naman ng sinabi ng state media ng China na kontrolado naman umano ang COVID outbreak. Dahil sa surge ng mga kaso doon, tulad ng ibang bansa, may border control measures na rin ipatutupad ang Pilipinas para sa mga manggagaling sa China. Sa memorandum ni DOHOIC Maria Rosario Vergeres sa bisperas ng bagong taon, kasabay ng heightened alert, paiigtingin din ng surveillance sa lahat ng mga biyahero mula China, partikular sa mga magpapakita ng anumang respiratory symptoms. Palalakasin din ang information dissemination sa mga biyahero at koordinasyon sa mga airport at pantalan sa posibleng pagbabalik ng testing sa mga pasaherong galing sa mga itinuturing na high alert countries. Ipinag-utos din ang mahigpit na pagpapatupad sa minimum public health standards kabilang ang pag-monitor sa hospital utilization rate at paghahanda ng mga pasilidad kabilang ang mga ospital at telemedicine provider para sa posibleng pagdami ng mga pasyenteng may respiratory symptoms. Dating sinabi ni Vergere na hindi kailangan o nararapat na magpatupad ng travel ban sa China sa kabila ng surge doon dahil mataas naman anya ang immunization rate ng bansa at sinusunod pa rin naman ang karamihan ng minimum public health standards. Sa ngayon, unvaccinated o hindi fully vaccinated travelers lang ang hinihinga ng antigen o RT-PCR test bago makapasok sa Pilipinas. Pero nauna na rin iminungkahi ni Transportation Secretary Jaime Bautista na ibalik ang mandatory COVID-19 test requirement sa mga manggagaling China bilang dagdag na proteksyon. Muli namang iginiit ng DOH na dapat evidence at science-based ang anumang dagdag na restriction sa mga pasahero o pagbabago sa COVID-19 protocols ng bansa, bagay na nauna na rin sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos. Nananatili pa rin naman anilang epektibo ang kasalukuyang COVID-19 protocols ng DOH. Gayunman, ipinag-utos din ng ahensya ang masusing pagsusuri sa vaccination status, mga sintomas kung meron at exposure ng mga biyahero galing China. Mahigpit din daw ipatutupad ang quarantine and isolation protocols kung kailangan. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkungko Nakatutok, 24 Oras. Handa naman ang Bureau of Immigration ay patupad ang mga restriction para sa mga pasaherong manggagaling sa China kung kinakailangan. Sinabi po yan ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval sa panayab ng Super Radio DZBB.
we take the cue from the IATF, the Office of the President, and guided by the Department of Health regarding this po. We believe po pinag-aaralan, pinag-uusapan na po ito ng mga appropriate na ahensya. Kami naman po sa Bureau of Immigration, nakahanda po kami at any time to implement any such restriction. Kung maalala niyo po, in the past, we were implementing country-specific na travel restrictions. Supply sa tubig ang pinoproblema ng ilang customer ng Maynila sa pagpasok ng bagong taon. Pinagpapaliwanag na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang Maynila kaugnay nito. Nakatutok si Marisol Abdurrahman. Nakatenga sa washing machine ang mga labahin ni Danilo Lopez sa Las Piñas City kaninang umaga. Problemado raw sila sa supply ng tubig. Mahina sa araw at nawawala naman daw sa gabi. Mahina rin ang tubig pero meron naman kahit konti pa rin. Pero nakapag sa umaga, nag-iipon na lang kami. Si Jenny Adriatico naman, dram-dram ang iniipong tubig. May naipon na talaga ako, naka-stack na talaga ako. Ng... Abutin daman yung dram, mama. Yes, okay. Talagang premier cook talaga yan. Parehong customer ng Maynilad sina Danilo at Jenny. Naabisuhan naman daw sila ng Maynilad kaugnay ng water supply interruption na tatagal hanggang January 15. Pero hassle pa rin daw sa kanila ang mag-ipon na mag-ipon ng tubig. Ang mga ganitong reklamo ang ilan lang daw sa mga natatanggap ng Metro Manila Sewerage System o MWSS. Sabi ni MWSS Chief Regulator Patrick T, pinagpapaliwanag nila ang Maynilad at nagpadala na sila ng notice. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Maynilad, pero batay sa nauna nilang advisory, may water interruption sa mga siniservisyuhan nila sa ilang bahagi ng Metro Manila, gaya sa Las Piñas, Muntinlupa, Parañaque at iba pang lugar sa Cavite. Mas mababa raw kasi sa normal ang na-produce na tubig sa kanilang treatment plant sa Putatan, Muntinlupa. May mga nasira raw kasing gamit sa pasilidad. Nagsasagawa na raw sila ng mga repair. Pero sa ngayon, kailangan daw paghatian ng mga apektadong customer ang limitadong supply para kahit paano magkaroon pa rin daw ng tubig ang karamihan. Meron din daw mobile water tankers na umiikot sa mga apektadong lugar para makapag-deliver ng malinis na tubig. Hinihintay na ng MWSS ang paliwanag ng Maynilad hinggil sa water interruption na tatagal pa hanggang January 15. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abdurrahman, nakatutok 24 oras. Kaunting ginhawa naman po sa gitna ng aberya sa mga paliparan. Mas maayos na ang operasyon ng domestic at international flights sa Clark International Airport. Nagsisimula na rin ang kanilang recovery flights. At nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Jasmine! Vicky, balik operasyon ng Clark International Airport matapos magka-aberya kahapon at nangyari nga yung cancellation ng lahat ng domestic at international flights. Matapos salubungin ng bagong taon kasama ang buong pamilya, maagang bumiyahe papunta sa Clark International Airport si Nicole para sa kanyang flight pa United Arab Emirates kahapon. Hinahabol niya ang unang araw ng kanyang klase ngayong 2023. Nagulat daw siya dahil matapos ang ilang oras na paghihintay sa airport, inanunsyo na kanselado ang kanyang flight. New Airlines, they give us a hotel to stay, food, so and today sinend din nila kami to a shuttle, so okay lang naman. Then it's bearable naman. Dismayado naman ang pamilya ni Reina na pabaliksan na ng Spain dahil ilang oras pa raw silang pinaghintay bago inabisuhan na kansilado ang kanilang flight. Naghintay kami ng flight namin 6 o'clock, wala pa rin. Walang eroplano, kahit isa. Sabi naman 9 o'clock daw, naghintay pa rin kami. Kaya naka-check-in kami kagabi, mga mag-11 o'clock na ng gabi. Nagsimula na ang recovery flight sa paliparan. Balik na rin ang operasyon ng domestic at international flights. Mag-aalaw na ng hapon kanina nang lumapag ang flight ni Eric mula sa Hong Kong. Doon kasi na-divert kahapon ang kanyang flight mula UK. Unang beses sana niyang makakasama ang pamilya sa Pilipinas na magdiwang ng bagong taon matapos ang isang dekada. Pero sa Hong Kong Airport siya nagdiwang ng bagong taon kasamang iba pang pasahero. Hassle talaga. Kala namin isang oras, dalawang oras o whatever. Hanggang may slim chance nung mga 11 ng gabi pero wala, na-cancel. And then kinuha na lang nila ng 11 o'clock this morning. Ayon sa pamunuan ng Clark International Airport, maayos ang sistema ngayong araw sa paliparan. Wala ring masyadong dagsa ng mga pasahero.
Vicky, matapos nga na magkaroon ng aberya kahapon sa mga paliparan dito sa Clark International Airport ay ongoing na yung isinasagawa naman na recovery flights ng iba't ibang airline companies. At yan muna ang latest mula dito sa Clark International Airport. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. I am ready! GMA Weather, serbisyong totoo ng GMA News. Mga kapuso, simula pa lang ng taon, isang bagong namumuong sama ng panahon agad ang binabatayan po ng pag-asa. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 410 kilometers east-southeast ng Mindanao. Ayon sa pag-asa, sa ngayon, mababa ang tsansa na pumasok ito sa PAR o maging bagyo. Posibleng mawala rin daw ito sa mga susunod na araw. Pero maging I am ready ha, dahil magpapaulan ng trough o extension ng LPA, gayon din ang amihan na nakakaapekto sa Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, magiging maulan buong araw sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Bicol Region at Mindoro. Pagsapit ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin. May matitinding pag-ulan kaya posible ang pagbaha o pagguho ng lupa. Maalon din po sa ilang baybay ng Luzon. May pag-ulan din sa Metro Manila bukas kaya magbaon ng payong kung lalabas ng bahay. Maulang panahon din ang mararanasan sa Visayas. Sa Mindanao, may ulan sa umaga lalo na sa Caraga pero pagsapit ng hapon, halos buong Mindanao ang uulanin. Samantala, ngayong Enero, isang bagyo ang posibleng mabuo o pumasok ng PAR. Ayon sa pag-asa, kung hindi yan lilihis pa iwas sa bansa, maaring tumama ang bagyo sa Caraga o Eastern Visayas kapag ganitong buwan. Higit pa sa abalang idinulot sa mga pasahero, ikinabahala rin ng isang ekonomista ang malaking epekto ng airspace shutdown sa ekonomiya ng bansa. Posible raw kasing umabot sa 100 milyong piso na walang kita dahil sa aberya. Yan ang tinutukan ni Bob Gonzalez. Kung kailan pa naman nagsisimulang bumangon ang turismo sa Pilipinas, saka nangyari ang malaking aberya. Ilang oras kahapon, walang eroplanong nakalapag o naka-take-off sa loob ng ilang oras. Sa dami ng nakanselang flights, baka daw abuti ng ilang araw bago makahabol sa schedule ang mga airline. Sa pagtaya ng isang ekonomista, hindi raw bababa sa 100 milyong piso ang nawala sa kita ng bansa mula sa turismo. This is a major growth driver yan going forward, yung tourism. Kasi na-lockdown sila yung isa sa pinakatinamaan noong pandemic. Napakaraming related na negosyo at industriya na nakasalalay din sa turismo. Yung mga link doon like transportation, then also shop, then eat out, no, yung mga restaurants, yung mga retailers na positively affected pagka may turista, yung supply chain ng tourism natin. Ano yung dugtong-dugtong yun eh. Ang Department of Tourism, inactivate na raw ang kanilang ground tourism personnel sa iba't ibang paliparan sa buong bansa para tulungan ang mga apektadong pasahero. Maaari raw lumapit sa DOT helpdesk ang mga pasahero o mag-message sa kanilang social media pages. Si Senate Committee on Tourism Chair, Senator Nancy Binay, na bahala sa insidente. Buti na lang daw walang nangyaring aksidente, pero nakakatakot daw ito at baka magdalawang isip na ang mga gustong bumisita sa Pilipinas. Ayon kay Rica Fort, kung na-traumatize sila, may competition eh. May ibang bansa din na pwedeng pagpilian na tourist destination. So baka maging consideration yon going forward. Kaya talaga napaka-importante na seryosohin natin. O, kasi nandoon yun eh, yung accreditation, yung ranking, pati yung mga recommendations, no, yung overall ratings. Hinihinga namin ng reaction dito ang Department of Tourism. Tingin naman ni Transportation Secretary Jaime Bautista, hindi naman makakaapekto sa international rating ng NAIA ang nangyaring airspace shutdown. Yung naging problema naman, hindi naman problema ng paliparan niya. Problema yan nung Civil Aviation Authority of the Philippines na sila ang nag-handle nung tinatawag natin po communication, navigational and surveillance air traffic management system, no. So ito po ay kailangan ng mga airports sa buong Pilipinas, no. At kailangan din ng koordinasyon dun sa mga airport ng ibang bansa. Kaya dapat po talagang maayos natin itong sistema na to. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.
one after another ang celebration ni Asia's multimedia star Alden Richards na after magdiwang ng New Year ay nagse-celebrate naman ng kanyang birthday today. Happy 31st birthday! Let's go! Yay! Sa Kapuso Countdown to 2023 Gaya de Jon ang buwanamanong birthday blast ni Alden na sinundan pa na kanyang special birthday performance sa All Out Sundays. Thankful raw si Alden sa overflowing blessings na dumating sa kanya last year. Kaya naman this 2023, ang hiling niya raw ay hindi na para sa kanyang sarili, kundi para naman sa mga taong nakapaligid sa kanya. Looking forward din daw si Asia's multimedia star na ma-explore ang other fields sa industry. Happy birthday, Alden! Ang dami kong na-accomplish in terms of different fields. Hopefully next year, mas marami akong ma-explore na ganun bagay para matulungan ko rin yung mga kasamahan ko sa industry. And to be able to give back sa industriya na nagpaganda ng buhay ko. Pinasuspindi ni Pangulong Bongbong Marcos ang nakatakdang pagtataas sa kontribusyon sa PhilHealth ngayong taon ayon yan kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Mula sa 4%, itataas dapat sa 4.5% ang premium rate ng PhilHealth. Pinasuspindi rin daw ng Pangulo ang pagtataas ng income ceiling mula 80,000 piso sa 90,000 piso. Ayon sa memorandum na inilabas ni Bersamin, ipinag-utos ito ni Pangulong Marcos sa gitna ng nararanasang pagsubok dulot ng pandemya. Pasabog, goosebumps, and worth the wait. Ilan lang yan sa reaction sa mega trailer ng much-anticipated live-action adaptation na Voltes 5 Legacy. Pero hindi lang mga Pinoy fans ang natuwa dahil pinusuan din yan ng international fans. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Halos 3 million views and counting. The Buzanes have arrived. Ganyang kabilib ang maraming fans na hindi nagpaawat sa pag-bolt in sa mega trailer ng inaabangang live-action adaptation series ng Voltes 5 Legacy. Hindi lang sa salubong sa 2023 nagtalo na ng anime fans dahil paniguradong napalukso rin sa tuwa ang mga kapuso nang unang ipalabas ang 5-minute trailer ng Voltes 5 Legacy sa Kapuso Countdown to 2023 Gaya de Jon noong Sabado. Talaga namang hashtag Pinoy Pride dahil umani rin ng worldwide attention ang mega trailer na gawang Pinoy. Tulad ng papuring ibinigay ng isang vlogger sa Cuba. Saludos a GMA7 de Filipinas. Soy Adrián Velázquez Pupo y les hablo desde Cuba. Aquí todos somos muy fans de Voltes 5 y estamos muy emocionados con el estreno de este mega trailer de la serie Voltes 5 El Legado. Ang director ng live action series na si Mark Reyes, ikinatuwa ang mainit na pagtanggap sa trailer. Feeling nostalgic naman si Kapuso comedy genius Michael V nang mapanood ang trailer. Na-excite raw siya ulit na parang bumalik siya sa pagkabata. Pinuri rin niya ang production team. Bukod sa lead cast na sina Miguel Tan Felix, Radson Flores, Matt Lozano, Isabel Ortega at Rafael Landicho, napanood din sa trailer sina Carla Abellana, Gabby Eigenman at Albert Martinez. Gayun din sina El Villanueva at Max Collins para sa mga espesyal na role. Marami rin ang napawaw dahil mula sa Maria Clara at Ibarra Universe, tumawid si Kapuso drama king Dennis Trillo sa Voltes 5 bilang si Ned Armstrong. Let's engage. Come in, come in. Mas umiinit na ang pag-aabang dahil malapit na nating mapanood ang maaksyong sagupaan sa pagitan ng Buzenia at planetang Earth. At ang last line of defense natin, ang Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings! Exciting!
Pinulsahan ng GMA Integrated News ang mga ipinagpapasalamat at pinagsisisihan ng ilan nating kapuso sa 2022. Ang kanilang regrets at resolutions sa New Year sa pagtutok ni JP Suryan. Hindi naging madali para sa marami ang pandemya. Pero para sa ilan, naging daan ito para makahanap ng trabaho. Taga Cotabato ang midwife na si Eileen. Sa Maynila siya nakakuha ng trabaho bilang frontliner. Nagkaroon ako ng stable job na 2022 kahit naging pandemic at yung pandemic na yun yung naging susi na pagkakaroon ka ng stable job. Pagbabago naman ang inaasam ng ilan sa 2023. Hindi ko naging masipag, naging magtyaga. Kaya ngayon, look forward ko, talagang ano eh, magtyaga, maging masipag talaga. May maling mga desisyon sa buhay na hindi ko dapat ginawa. Pinagsisiyahan ko yon. Babaguhin ko na ngayon sa panibagong taon. At isa dyan sa pinakamaganda dyan, yung makapaglingkod tayo sa Diyos. Kasi hindi ako hindi ako umalis sa comfort zone ko. So yun, gusto ko lang mabago yung sa 2023. Para bagong career, tas bagong work sana. Para sa pamilya naman ang hiling ng iba para sa bagong taon. Gusto ko na sana maging maayos at maging masaya kaming mag-ina. Ano po, maging malusog pa po and maging happy pa po yung family. Sa survey ng social weather stations, 95% ng 1,200 respondents ang nagsabing haharapin nila ang bagong taon nang may pag-asa, habang 5% naman ang sasalubungin daw ang 2023 nang may pangamba. Natanong din sa survey kung may gusto ba silang baguhin tungkol sa kanilang sarili sa susunod na taon. 74% ang nagsabing may babaguhin sila, 20% ang nagsabing wala silang babaguhin, at 6% naman ang walang sumagot. 31% daw ang may resolusyon kaugnay ng kalusugan. 27% naman ang tututok sa social at attitudinal wellness. At 16% naman ang nagsabing mas tututukan nila ang pagpapabuti ng kanilang finances. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan po ang mga balita ngayong unang Lunes ng 2023. Ako po si Vicky Morales. Ako po si Ivan Mayrina, buong puso para sa Pilipino. Ito po ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras. Good news mga kapuso, maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv. We'll be right back.